nag-CS sa babae. Nasis ko siya, ma'am, kung patay mo yan. Bakit po? Ano po? Anong batas yung nalalabag? Anong policy po? May uting ka pa rin. Tandaan mo yan. Bawal yan. Bawal yan. Magbibidyo ka. Ano na nga ago na sa... Okay. Sinigit niya. Pinus niya. Siya ang kakasuhan ko. Okay. Ay, yung nangyayari sa akin to. Phone ko to. At personal life ko to. Hawak niya. Hindi picture yun, video yun. Para alam ng mga tao. Asama kami ah. Over ka doon. Over ka dyan sa video. Sige. Ayan. Patayin mo yan. Bakit? Nasan yung policy na bawal mag-video sa loob ng mall? Dito. Kami binibidyo ng mall, di ba? May ginagawa ba kayong masama? Binibidyoan mo ko, diba? Alam mo, sir, kanina sabi, nag-CR ka sa lalaki, sa babae. Sabi ko, nasis kitang maayos dun ka sa lalaki. Sabi mo, bakit? Tapos binipicturan mo na ako, binibidyoan mo. Wala ka naman ginagawa mas na. Sabi mo, ginagawa mo ng trabaho mo. Ano ba binibidyoan? Anong papel mo? Ha? Para sumikat ka? Uy, di ka artistahin. Di ka maganda para mag-usikat ka. Ayan ang binibidyoan ko. Ayan ang binibidyo. Ayan no, hinampas ako, kitang-kita. Sabi ko sa'yo, patayin mo yung video mo. Para videoan mo ko. Sa'yo eh. Nasis kitang maayos eh. Trabaho kami maayos, bibidyoan mo kami. Hindi pa patuloy mo yung mahal na nangyong Ayan po, dito po tayo ngayon sa Farmers. Ay, sisikat siya. Ang ganda niya. Ayan po, tatlong beses, kita niyo po sa live video, tatlong beses po niya ako tinampal. Pati yung cellphone ko, tatlong beses niyang tinangkang agawin. Ito nga mag-video. Oh, ayan po. Alam ko mga karapatan ko. Tigilan mo ako. Pati sasali mo pa ako. Nasaan ka dito? Nasaan ka? Gusto mo rin? Ano po, dinala po nila ako rito sa may baba ng Farmers Plaza. Kasi daw po nag-CR ako sa babae. Binitbit po nila ako dito. Tapos tatlong beses tinangkang agawin yung cellphone ko. Sarap daw po akong sampalin, sabi niya. Unit pa sa'yo ng papalamember papa dyan. Binitbit ako sa kamay papunta rito sa baba kasi nag-CR daw ako sa babae. Ayan po, sabi niya wag daw po sila i-video kasi wala daw pong ginagawang masama. Farmers Plaza, ground floor. Kita niyo naman kanina kinakaladkad ako kasi nag-CR ako sa CR ng babae. Hindi ka namin kinakaladkad. Ay, hindi daw, pero kitang-kita niyo sa video. May 10 viewers po tayo, kaya hindi pwede magsinungaling. I-like niyo, share niyo, para sumikat siyang baklang to. Ayan po, para daw po sumikat yung baklang to, yun po yung exact term na ginamit niya, which is illegal ngayon sa Discrimination Act. Bakla po yung ginamit niyang pangalan. Ang sarap ko daw pong tampalin, narinig ko kanina. Nagtitreat, grave threat yun, pantatampal. Tapos inaagaw po niya yung cellphone ko, nakita niyo naman kanina, kahit tatlong beses nagpost. Sabi niya masama daw pong i-video siya kasi ginagawa lang niya yung trabaho niya. Patayin mo yan. Oh, yan sir. Patayin mo yan. Patayin mo yan sir eh. Kasi sa CR siya meron yan. Ganyan yung nangyari. Nag-CR siya sa babae. Inassist namin siya maayos ng business. Nag-uupo kayo sa lalaki. Ay, nag-umpisa na siya mag-business. Siya na naman. Ikaw pa may ganang mag-business. Galing mo naman. Gusto niya mag-CR sa babae. Opo. Siya assist namin ni Buntis dun sa maayos yung pakikituro namin sa kanya. Nag-start na siya mag-business. Diyos po, kasi patay lang po yan. Anong purpose mo dyan pag binibidyoan mo kami dito? Para po doon, kailan sa dahil sa mga nangyayari. Naka-live nga. Naka-live po siya. Okay. Anong masama doon? Anong batas ang bawal mag-video? Ganito yan.
Sige, papaliwanag. Para po magpaliwanag. Paliwanag ko sa iyo. Ipapa mo yan. Ipapa mo. Cellphone ko to. Bawal yan. Ipapa mo. Alam mo yan. Dalawa lang yan. Ipapa mo. Pag video mo, para siraan kami, di ba? Sabi, sa Tagalog po, sabi niya, ginagawa lang daw niya yung trabaho niya. So kung ang isang tao binidyohan na ginagawa ang trabaho, paano naging paninira yon? Eh bakit binibidyohan? Paano nga naging paninira na na bawal traffic enforcer, nagta-traffic, binibidyohan, paano naging paninira yon? Sa amin lang sa, po. Sa ganito yan, okay. Sa hindi paninira. E paano pag pinalabas mo yan, lagyan mo ng caption sa taas? Ay wala pong, nakalive po tayo, kaya hindi pwedeng ma-edit to. Lahat ng naririn. Ayan po, 12 po ang nanonood ngayon, mga kaibigan ko sa HR 10. Kaya so kung wala ginagawa masama, ay hindi po, hindi po. Maraming ano tao, mula second floor po, hawak-hawak niya ako, naka-video po yun. Paano? Ay, bakit? Tumawag na po, tumawag para tama, tatlong kaso hawak ko dito. Sige po, tumawag na lang po ng pulis. Pulis na lang. Okay, matay lang po kasi kasama po kami dyan. Nagagamay po kami sa ginagawa mo. Nandito po kayo sa ano, ito yung ano eh, kayo yung authority dito. So dapat talaga, kayo ang nagmamanage. Security guards, security guard kayo. Ano pong, asan po yung rule dito na kasulat, bawal mag-video sa mall? Sige nga po, paki ano po, susunod ako. Hindi bawal mag-video sa mall, pero ang binibidyohan mo kami mga empleyado. Bawal mag-video ng empleyado sa mall. Nasaan po? Sabihin yung privacy namin, hindi na pwede sa, ano kami, magbawal. Private po ba to? Di ba po lahat na dito? Ako! Opo, ako rin. Privacy ko yun. Bakit kailangan kalagyan rin ako dito? Ay, naka-video rin pa ako. Ay, di ikaw, sarili mo. Yung police na lang po, patawag na lang po, please. Maganda pa yung police pa, maliwala. Collins, pa-contact nga nung ano, Quezon City Police. Dito ako sa ground floor. Go na, Mare. Dito po, yun, hold po nila ako rito kasi nag-CR daw po ako sa babae. Bawal daw po. Labag daw sa batas na mag-video sa mall. Bawal daw videohan yung mga empleyado, sabi nila. Private daw kasi yung mall. Private. Ginagawa lang daw nila yung trabaho nila. Bawal daw yung bakla sa CR ng babae, sabi niya. Nasarap daw tampalin ng mukha ko. Farmers ground floor. Kaya lumalabas na siya. Ano naman ang pangalan mo? Nagtatrabaho lang ng maayos yan? Nagtatrabaho lang daw po ng maayos na kinaladkad pa baba yung customer ng mall. Ay, nakabidyo po. Wala, may ebidensya. Oh, ayun. Wala naman pala silang pakialam. Buti naman wala silang pakialam. Apo, kitang-kita po sa video. Ayun daw, pag hinold na 3 hours sa office, illegal detention na daw yun ang wala pang police. Na tumawag na kayo please, ng police. 3 hours, kanina pa ako nandito dito. Illegal detention agad yun. Pwede ka ba namin? Ay hindi. So pwede na ako lumabas? Oh, hindi pwede. Illegal detention. 3 hours. Oh, maghintay daw, naririnig niyo yan ate. Ano pa man din siya, security guard, pero hindi niya alam ang illegal detention. Tan. Starline yung ano nila, agency nila. Starline. Paki-contact na lang, please. Sabi mo, farmers. Gusto mo, dyan agad ang police.
Natatawa po siya kasi hindi daw totoo ang illegal detention ng 3 hours. Mukhang walang seminar to ng human rights eh. Paki-check mo ngayon Starline, eh. Paki-contact. Tan, yung apelido. Tan. Oo, oh, kinilid ka daw ako sis. Kita mo yan? Sa CR. Oo, kinilid ka sis. May, yung video, yung pinost ko kanina na video, kita na lang. Tapos kung ilang beses tinampal yung cellphone ko. May batas daw dito na bawal videohan ng staff. Meron daw batas, sabi nila. Bawal videohan ng staff ng farmers. Farmers Cubao po. Farmers Cubao. Pakitag na lang po. Kinaledkad ako kasi bawal daw ako mag-CR sa babae. Dito daw ako muna. Maghintay daw ako hanggat may dumating na pulis. Kasi nag-CR ako sa babae. Hindi daw to illegal detention. Wala daw ganun, illegal detention. Huwag daw sila videohan kasi wala naman daw sila ginagawang masama. Kung walang ginagawang masama, bakit bawal videohan, di ba? Eh, may ganda po yan para may ebidensya. Kailangan po yan. Evidence points. Apo. Ayun po, marami na pong nanonood. 15 na. 15 viewers. Apo. Ayun daw po. Dito daw po muna ako. Didetain daw muna nila ako kasi nag-CR daw po ako sa babae rito sa farmers. Farmers ko ba po? Ayan po, kitang-kita, hindi daw po kinaladkad pero kitang-kita po sa video sa mga nanonood. Ay, ayan po, gumagawa po siya ng storya. Starline po yung agency niya. Tan, apelido. Hindi ko mga nakikita. Dito lang kita. Ayan po, nagbabanta po siya, naririnig niya sa video. Hindi daw po ako dinidetain, pero bawal daw po ako lumabas dito. Nag-CR ako dito sa Farmers Cubao, tapos bigla sinita ako ng babae. Bawal daw ako mag-CR sa pambabae, kaya dinetain nila ako dito sa babae. Bakit daw ako nagsi-CR sa pambabae? Yun po yung nangyari. Maghintay daw po ako ng pulis kasi nagsi-CR ako sa pambabae. Dito lang daw muna po ako sa ano nila, parang sa basement nila. Bakla daw po ako, tapos tatlong beses tirampal yung cellphone ko. Huwag daw po silang videoan kasi wala daw po silang ginagawang masama. Pero dito daw po muna ako hanggat ano,
hanggat wala daw pong pulis na dumadating. Maghintay daw ako. Sabi ko kanina, magtawag na ng pulis. Sabi niya, maghintay ka dyan. Sabi ko, illegal detention na po yan. Kasi wala pa rin pulis na dumadating. Sabi, ako daw may kasalanan, kaya dapat maghintay ako rito. Farmers Plaza po sa Cubao. Bawal daw po akong lumabas. Hintayin daw pong ano, dumating yung mga pulis. Kasi nag-CR daw po ako sa pambabae. Saan ang kopya nito? Ilang beses po nag-post yung live video ko kasi ilang beses na inaagaw sa akin yung cellphone ko. Huwag daw po akong mag-video. Farmers ko ba po? Hindi daw po muna ako pwedeng umalis. Hanggat walang dumarating na pulis. Ano nila ako rito? Nilagay nila ako dito sa basement kasi nag-CR daw ako sa pambabae. Bawal daw po ako mag-CR sa pambabae at bawal daw po ako mag-video ng ginagawa nila. Bawal daw pong videohan ng staff. May hearing daw siya. Bahala daw ako maghintay rito hanggat walang dumarating na pulis. Thank you, Mare. Apo, binitbit po nila ako rito. Sabi daw po kasi, bawal daw ako mag-CR sa panlalaki. Ang sarap ko daw pong tampalin kasi bakla daw ako tas parang gusto ko daw pong sumikat. Ako daw po yung sisikat kasi ako daw yung mali. Bawal daw po yung pag-video sa mall. Dahil daw binivideohan ko yung mall, binaba po nila ako rito sa basement. Masarap daw po ako ang tampanin eh. Ano daw ako papansin daw po ako. Dito po ako sa ano, security office nila. Dito daw po muna ako hanggat wala nang dumarating na pulis. Follow up.
yung ano, yung nagbabantay doon sa banyo. Nagpapansin daw ako, bakla daw ako, bakit daw ako nagsi-CR sa pambabae. Bawal daw yun sa kanila. Sa Araneta. Parating na yung ano, tinawagan ni Collins yung mga pulis. Hindi daw illegal detention tong ganito. Check na lang natin mamaya. Patalo pa na sa ano to, si Station 7? Para alam niya kung ano yung mali niya, kaysa naman. Tumawag na daw po sa Station 7 on the way na. Tempo. Tumawag na sa Station 7. Parating na. Mukhang hindi yata sila nakapag-seminar. Starline. Starline yung agency. Bawal daw pong videohan yung mall tsaka yung staff ng mall. Kaya dito daw po muna ako. Kasi nag-video ako sa mall. Hindi nila alam yung Soji Bill. Wala tasa ng seminar. Bawal daw be, kasi bakla daw ako. Ay, naka-record, naka-record. Sabi mo, ang sarap tampalin na mukha mo, bakla ka. Dito po tayo sa lalaki. Ayun, narinig nyo. Ang approach ko sa'yo, madam, dito po sa'yo tayo sa lalaki mag-CR. Tapos, in-startan mo na akong videohan. O, ano kaso nun? Ayun, may sinasabi, Mauro, Starline. Yes, ayan. Mag-video ka lang ng mag-video. May pwedeng papalit sa'yo yan na. Cyberbullying daw po yun. Yes. Cyberbullying po yun. Pinaparmado kami, ginagawin mo kami. Inubuli daw po siya. Ayan po. Ang ganda ng approach ko sa kanya, madam, dito po tayo mag-CR sa lalaki, in-startan niya na akong videoan. Ano, para saan yung video na yon? Hindi naman siya nagsalita kung para saan yung video na yan. Sasakay na lang daw po ako sa patrol. Tinawag pa kitang madam, dito tayo magsira sa lalaki. Startan muna kami yung video ni Buntis. Para saan ba yung video na yan? Susikat ka ba niya? Ayan po ah. Pang-apat na attempt na po yan. Oh, hindi daw po pala alam niya, hindi niya alam yung nangyari. Lahat ng mga babae nakasunod sa kanya, ang nakatira pa nila sa kanya, kaya in-approve ko sila, ma'am, dito po tayo mag-CR sa lalaki. Nag-start na siya mag-video sa akin. Hindi ko alam kung para saan yung video na yan. Kaya, hindi naman pwede sa money bookies, kaya, yan yan, kung biglang sipuhin yan, sinakunan pa yan. Sama ka. Puli ko lang bag ko. Ha, sabi niya, sir ka. Wala, sir ka. May meeting sila sir eh. Sino mo partner mo doon? Pilaro. Ano yung mga kasabadawaling mga sir? Alas mo sa
kayo mo, may tatawin sa pano. Ayan. Ayan, oh. Ay, tinapo na yan. Tinapo na tayo. Wala pa sis. Nihintay pa rin. Lord, pili tayo. Nasa nalilito dyan. Teka. Thank you, sis. Station 7 nga daw malapit dito. So, mag-ano na ako. Mag-30 minutes na ako nandito. Nag-aabang. Bawal daw muna ako umalis. So magka 40 minutes na po ako nakadetain dito sa may basement ng Farmers Plaza. Sa may ano po, sa may Cubao po. Dahil nag-CR daw po ako sa CR ng pambabae. At nag-video daw po ako sa loob ng mall. Thank you, Colin. Sintayin ko na lang yung mga police. Bawal daw. May batas daw sa mall nila na bawal mag-video. Bawal daw po silang videohan kasi wala daw silang ginagawang masama. Pero dinetain nila ako rito. Wala daw po silang ginagawang masama. Kakasuhan daw po nila ako ng cyberbullying. Mukhang hindi nila alam yung ibig sabihin ng cyberbullying. Sige Mars, thank you.
mukhang ganun na nga. Ganun talaga Ate Erica, bawal daw po kasi mag-video sa loob ng mall. At lalong lalo yung mga trabahador nila, bawal video. Sabi ko po, tumawag na agad ng police. Ang sabi nila, bakit kami tatawag agad ng police? Maghintay ka dyan. Sabi sa akin. Biktima daw po sila ng cyberbullying. Wala daw po yung management, nasa meeting daw po. So kung anong oras pa matatapos yung management, ganong oras pa ako makakaalis dito kahit na may meeting pa ako. Babayaran naman yata nila yung araw ko. Wala rin yata silang legal department dito. Ate, may legal department kayo rito? Pwede makausap. Legal department. Wait lang daw. Wait lang daw, sis. Ito, nag-waiting pa rin sis. Nasa meeting pa daw. Ano po ba yung klaseng approachment para nung pumasok ka po? Sabi, dito po kayo, ay ma'am, dito, bawal po kayo mag-CR dyan. Dito kayo mag-CR sa lalaki. Mm. Eh, syempre, ako, sa, kahit sa work ko, lahat naman ng, kahit mga corporate building na pinapasukan ko sa babae, ako nagsisar. So, dead na ako. Hoping na, syempre, dinedma mo na. Hindi na siya, ang ginawa niya, ginanong pa niya ako sa balikan. Ay ma'am, dito po kayo.
Ay ko, ay saan, baka pag gamitin ako sa PW. Hindi ma'am, ayan po, dyan kayo. Kaya binidyohan ko siya. Kasi wala naman siya ginagawang masama eh. Tapos, so binitiwan ko kasi sa LGBT, kasi ano na yan, Anti-Discrimination Act na yan eh. Kailangan mo ng ano, evidence. So, nang pinapasok ka doon sa loob ng... Tagasan po kayo, Adam. Tagasan po kayo. Kalookan. Tagasan po kayo nag-work. So, Ortigas. Ortigas. So ngayon, nagpapasbay po kayo sa amin ito. Saan po kayo papunta? Pa-bus stop na sana ako. Pa-bus stop. So galing po kayo ng Ortigas, mag-bus stop po kayo sana. So napaligaw po kayo sa taas for mag-sisya. Mag-washroom. So ngayon, yung kinukompain mo sa sanitation namin... Ay, hindi po ako nagkukompain. Siya nagpababa sa akin dito. Siya ang nag-anong sa akin, samahan mo ko. Tapos may isa pa siya dito, halika, bitin natin to sa baba. Ano to, nagbibidyo. Sabi niya sa akin. Ayun, nakaya ko, hindi ko naman alam dito sa office niyo, paano ako nakarating dito. Sarap niyo, ang ganyan po, nakaganan siya sa akin. Naka-video yun, recorded. Sabi niya, tanggalin mo yan. Ganoon niya ako, sarap tampalin ang mukha mo, papansin ka, sabi sa akin. Tapos nakaupo dito, naka-video pa rin yun. May papansin pong baklang doon. Nag-CR sa lalaki, nag-CR sa babae. Malinaw naman yun kasi Araneta Mall to, di ba? Opo. Oo. Nagtayo pa kayo ng ano dyan, yung pedestrian lane na rainbow para i-honor ang LGBTQ. Alam nyo ba yun? Kaya rainbow yung ano dyan? Kasi ang Araneta, number one supporter ng anti-discrimination. Kaya tinayo pa dyan yung ano, baka hindi nila alam. Kaya rainbow yung pedestrian lane dyan. Kasi supportive sila sa mga transgender. Una sa lahat, kapapasa lang ng batas sa OGP, bawal mong tawagin bakla ang asang tao. Oo. Bawal po talaga. Mm-hmm. Tayo magsabi na kahit minyan siya is hindi pa rin po alam. Exactly. At lalong bawal mong kaladkarin ng asang tao. Wala naman, di naman nag-shoplift. Diba? Kumbaga, doon siya komportable mag-washroom. Nasa batas na rin yan. Pero dito, pag ganun po kasi, pag dito po isa PWD po tayo. Kaya nga lumapit ako sa kanya. Akala ko bubuksan niya yung ano. Ay, hindi ma'am, dyan kayo. Tinuro talaga niya ng ganun. Ay, siyempre na-offend na ako. Ang daming lalaki doon sa loob. Itsura ko naman na ano, papasok ko sa washroom ng lalaki. Doon ako nag-video. Hindi naman para sa kanya. Kumbaga para ma-confirm ko na kung yung Araneta Mall na sumusupport sa ano, ganun talaga ang policy. Sabi, ay, ba't ka nag-video na ganyan? Halika rito. Ginano niya na ako. So doon po kayo nag-alit na hinawakan niya? Hinawakan niya na ako. Dinala niya ako dito. Sadan pa kami dumaan. Natanggal mo yan. Ninto mo yan. Gumagana siya sa akin. Sarap tampalin ang mukha mo eh. Sabi niya sa akin, papansin ka. Sabi ko, di mo naman ako kailangan kalad ka rin. Kung tutuos eh, pwede rin ako mag-complain kasi sama talaga ako sa'yo. Sabi, hindi, baka tumakas ka. Excuse me, ba't ako ang tatakas? Ako ba may ginagawang masama? Kaya nga ako nagbibideo eh. Para makita ng mga tao, tatakas ako. At di kita pala sa video na tumatakas ako. Sabi, ako may ginagawang masama. Kung ikaw ba magnanakaw ko, ikaw pa magbibideo. Diba? Ikaw ang biktima, kaya ikaw ang maano ng ebidensya. Katulad kanina, napaka-imposible naman na kinaladkad ka. Kung wala akong video, ang daling paniwala. O nga, ba't kakakaladkad rin eh? Ang laki mo. Diba? Ngayon dahil may video, makikita mo na kinakaladkad talaga. Kasi kung walang video, sabi talaga na tao, hindi ka pwedeng kaladkad rin yan, babae yan eh. Yung ano lang po kasi yun, is naka-live po kayo. So, pati kami parang naano din kasi naka-live po tayo. Parang na-offense din kami kasi naka-live po tayo. Kasi ako rin naman eh. Ito, live na live.
ilan ang customer ng farmers? Hindi naman siguro 10 tao lang ang nasa farmers. Ang haba ng pila sa CR ng babae, ang haba ng pila sa CR ng lalaki. Mababayaran ba yung reputasyon ko sa mga yun? Nakikita, kinakalagkan. Na-explain ba habang kinakalagkan ako na ano ba yan? Nag-shoplift ba yan? Ano ba yan? May hinipuan ba yan doon? Ano ba yan? Nakipag-away ba yan doon? O, ano naman yung mga yun? Dito, ina-explain ko pa, di ba? Dito ako ngayon sa security office, sinihintay namin yung mga pulis. Nag-explain ako kung ano nangyayari sa akin. Kasi kayo, kung magkakasama kayo dito, ako, mag-isa lang ako. Okay, naku ko yung, eto na lang, ano mo, yung ano mo siya sa loob. Kung sa amin kasi kami na, is parang nabigla din kasi kami, kasi naka-live ko kami. Nakakabigla naman talaga. Ang intention ko, mag-CR lang, bigyang kakalag ka rin ako dito. Break. 1-3 kayo, 1-3. 10-3. 10-3 machine room.